Ano ang pinakapaborito mong luto sa Chicken Pit? Kung ano man yan, mga kabatang. Malamang ay mas okay at ma-enjoy mo ang Chicken Pit kung wala itong buto. Kaya naman ngayon, magdidipon tayo ng Chicken Pit. Sisimulan natin ito sa paglilinis ng ating mga Adidas. Tatanggalin natin yung balat, kuko, pati na yung bumblefoot o tibak, yung sakit o bukol sa gitna ng paa ng manok. Hindi ito yung tibak na iniisip mo, ha? At kapag malinis na, papakuluan naman natin ng mga paa sa loob ng 15 minutes. At pagkatapos maluto, rinse lang natin ito sa tap water at hahayaan natin lumamig. Kasunod niyan, ibababad natin ang mga paa sa ice bath para mag-harden o tumigas muli yung mga collagen na malalambot. Makatutulog ang prosesong ito para mamaya kapag nagdi-debone ka na, hindi dumidikit yung mga taba at mga collagen sa iyong kamay. And speaking of collagen, mga kabatang, ang paa ng manok ay napakayaman sa collagen na makatutulong sa pagpapaganda ng ating balat at magmumukha tayong mas bata. Kaya ang payo ni Kuya Batang, dalas-dalasan ang pagkain ng paa ng manok. Gamit ang isang matalim na kutsilyo, hihiwaan lang natin yung binti at lahat ng mga daliri. Tapos, i-slide lang natin yung buto palabas. Ganito lang ito kasimple pero kinakailangan ng konting pagtsatsaga para maisa-isa mong madibone ang lahat ng mga paa ng manok. Hiwa, slide, shoot. At pagkatapos ng konting tiyaga at effort, maaari mo nang lutuin ang iyong favorite dish gamit ang boneless chicken pit. Maaring adobo, kaldereta, sweet and sour, basta ikaw na yung bahala. And ngayon nga, magluluto ako ng boneless chicken pit sisig. Dito sa aking channel. Sana'y puta. Reaction. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta at panonood dito sa ating channel. Huwag kalilimutan mag-hit ng puta. Hanggang sa muli, ito ang inyong Kuya Batang na nagsasabing thank you so much.